Hi everyone, it's me Gali. Welcome back to our channel, mga kapatids. So in today's video, guys, I am going to share with you my final thoughts about these Arcadia Beauty products. So I have here, guys, ito yung ni-request nyo na Advanced Retinol Cream. 1 month ko na itong tinitest, ayan. And then, you all know na na-release ko na po ang product review about this Tone Up Sun Serum Cushion in the shade number 2. So sa video na yon, mga kapatids, merong iba sa inyo na may fair skin tone ang ni-request na i-review ko ang shade number 1. So this is the shade number 1 for those na may mga mapuputi na skin tone, mga kapatid. So if you're interested, please keep on watching. And of course, I have here, guys, the 2 variants ng Coffee Plus ni Miss Anakay. Kaya if interesado po kayong malaman if these products are really worth buying, please keep on watching. So the first product, mga kapatids, na pag-uusapan natin in this video ay itong shade number 1 na Tone Up Sun Serum Cushion ng Arcadia Beauty. So ganito ang itsura ng kanyang box, guys. Tapos ang actual component naman, same with the shade number 2 na first na nireview natin. Ayan, same sila ng component. Ayan. So sa mga hindi pa po familiar about this Tone Up Sun Serum Cushion, meron po itong available na 2 shades, the shade number 1 and shade number 2. Ang shade number 2, mga kapatids, tapos ko na pong ni-review kasi ka-shade ko talaga yon. I'm a morena, mga kapatids, and yun talaga ang perfect shade ko. Pero some of you guys na may fair skin tone, ni-request po ito. Kaya, yeah, consider it's done. So what we are going to do, guys, in this video, I'll put a product, guys, sa right side ng aking face, and then on my left side, hindi muna ako maglalagay para makita nyo po ang difference sa meron versus sa wala. Okay, so as you can see, glossy, hindi glowy for me. Very glossy ang skin ko right now kasi nag-skincare na ako, mga kapatids. Ang skincare ko na in-apply earlier ay the same with the skincare routine, morning routine, guys, na ginawa ko sa shade number 2 na product review. Kasi mga curious dyan, please panoorin nyo po ang first installment video ng Tone Up Sun Serum Cushion. So, ididip ko na to, mga kapatids. As you can see, ayan o, maputi talaga ang shade number 1 sa akin. And hindi ko kakulay, ayan o. Hindi ko talaga to kakulay, mga kapatids. Kaya, yeah, I just want you to know the real deal. So as you can see, guys, ang coverage nito, magdadepende kung paano mo siya i-apply, kung pa-tap-tap lang ba kagaya nito or pa-drug. So kapag pa-tap-tap lang, kapag ganito, ayan, mas full pack ang coverage. A few moments later. Kapag humarap ako ng ganito, as in makikita nyo talaga ang difference ng merong product versus sa wala and ang difference ng shade, okay? So sa may mga morena skin tone na nanonood po ng video na to, please get the shade number 2 kasi ayan o, itataas ko ang arms ko ha. Hindi talaga siya pantay, mga kapatids. Pero if you will get the shade number 2, as in, babagay talaga sa inyo. Ayan. So, I'm applying this 3CE, guys, na Take a Layer Multi-Pot in the shade Primula. Ganito yung itsura ng pot. As in, kung matagal ko na kayong viewer sa YouTube channel na to, for sure, alam nyo na na lagi ko talaga itong ginagamit. And while I'm finishing my makeup, guys, I am going to share with you the information about this product, okay? So, ang price ito, mga kapatids, ay 788 pesos. Available to sa TikTok, Shopee, and Lazada. Definitely, mga kapatids, itong product na to, hindi talaga siya makakonsider na affordable kasi, girl, 788 pesos ang minimum wage natin dito sa Pilipinas. Around 300 lang. So, hindi talaga siya mura. But believe me or not, mga kapatids, if bibilihin nyo to, and of course, choose your right shade again and again, lagi ko yung sinasabi, hindi nyo talaga to pagsisisihan kasi from the packaging to its quality, guys, as in, ang ganda talaga. Again, ganito yung itsura ng packaging, ayan. Tapos, ang coverage, mga kapatids, nakita nyo naman yung shade number 2, tapos ito yung shade number 1. As you can see, full pack talaga siya. Depende kung paano mo siya i-apply, as in, going to full coverage siya, mga kapatids. Pero kung madami po kayong peklat, ayan, for sure, nasa medium lang yung coverage po sa inyo. Light to medium. Pero sa akin, since na hindi naman
problematic ang skin ko. Kaya nagbumukha talaga siyang full coverage sa akin, mga kapatids. And then sa mga curious dyan, kung anong lip product ang ginamit ko, I first apply this product. This is the Bare and Bliss, guys, na lip gloss in the shade 04 Never Settle. Ayan. I think I'm in my lip gloss era. Wala na ako sa matte. Nakaalis na ako doon. And then, after ko pong i-apply ang lip gloss, I put this Maybelline na Baby Lips na lip balm in the shade Cherry Kiss. And yung itsura niya, after ko silang ipag-combine, ayan, ganito. In person, super ganda nito. Pero I think sa camera, hindi siya nabigyan ng justicia, guys. So, tatapusin ko lang tong pagkukontour ko, mga kapatids. Ayan. And then, I'll be back, okay? A few moments later. So ngayon, pag-usapan naman po natin itong Advanced Retinol Cream ng Arcadia Beauty. So ganito ang itsura ng kanyang karton, mga kapatids. Ayan. And then, ang price nito, guys, ay 699 pesos. Meron tong 30 ml na content amount. And then, this is made in Korea. 6 months ang expiration date nito after opening. Tapos dito sa gilid, guys, ayan, merong pa details dito. Ang sabi dito, this is a paraben-free na product, fragrance-free, sulfate-free, vegan, gluten-free, and cruelty-free. And then available naman po ito sa Shopee, TikTok, and Lazada, mga kapatids. Ganito ang itsura ng kaniyang actual component. Ayan, o diba? Daghan siyang nakuha, mga kapatids. So I really love the packaging. Ayan, kaya naka baby blue po ako kasi ayan o. Para pair kami. Para nindot o tanaw ng thumbnail. So yan. Nakalagay po ang product sa isang squeeze tube. And alam nyo ba, I love the packaging kasi very controlled siya, mga kapatids. Kapag sinabing pea size, as in pea size sa gym mo gawas, mga kapatids. Unless kung imo pa siyang kung anong pisliton. So ayan o. Ang ganda ng kanyang ano, ng kanyang dispenser, ayan. Hindi siya tumutulo ng kusa. As in, very efficient siya, mga kapatids. Basta packaging, mga kapatids, wala po akong problema. And then, meron po itong 5 key ingredients. So, the first key ingredients, mga kapatids, meron tong 0.1% na retinol. So, if you are not familiar with retinol, mga kapatids, this is a well-researched na anti-aging na skincare ingredients. And based on my research, guys, if you have never used retinol before or if you have sensitive or dry skin, ang piliin nyo pong percentage, ang healthy na percentage for you guys is from 0.1% to 0.3% according sa mga dermatologists, mga kapatids. And then, ang bakuchol naman, mga kapatids, works like retinol pero less irritating, okay? Ang niacinamide, of course, it's a skin brightening skincare ingredients, guys. Itong Edelweiss extract, mga kapatids, di ba present din to sa cushion na to? So, itong Advanced Retinol Cream nila, meron ding Edelweiss extract, guys. So, this is a multitasking na skincare ingredients. Meron tong anti-aging properties, anti-inflammatory, and antimicrobial. And I'm really glad na niligyan din nila ito ng beta-glucan. Kasi we all know, di ba, na ang isa sa mga con ng retinol products, guys, it can dry out our skin. And itong beta-glucan kasi, itong pinaka-last na key ingredient na nilagay nila dito, it helps with hydration. So yeah, I'm really glad na nag-incorporate sila ng mga something new na hindi familiar sa local market dito sa Pilipinas na mga skincare ingredients. And then ang direction naman nito, guys, kung paano po ito gamitin, andito po naka-indicate, so basahin ko ha, for those na merong sensitive or dry skin, use up to 2 to 3 times a week at night only. Again, gabi lang po ginagamit. For your reference, I have a combination skin and ang finalaw ko dito, mga kapatids, kasi since I have a sensitive skin also, itong pa 2 to 3 times a week. So 3 times a week ko siya ginagamit, mga kapatids, hindi everyday, 3 times a week. And then for normal or oily skin naman, sa mga gustong gumamit ito na merong skin types na nabanggit ko, use up to 4 times a week. And then wear SPF, wear your sunscreen, guys, during daytime. So, I want to share with you guys my honest experience while testing these products for 1 month. So, 3 times a week ko siya ginagamit, mga kapatids. And sa 1 month kong pag-test sa kanya, mga kapatids, meron talaga akong nafe-feel every time I apply this product sa face ko. At first talaga, alam mo yung paglapat talaga ng product, mga kapatids, every time na lumalapat siya sa face ko, meron talaga siyang sting feeling. Pero nagsasubside siya, sasubside naman siya kapag pinapatungan ko siya ng moisturizer. So use your preferred moisturizer, mga kapatids, pero make sure na ang ipapatong mo na moisturizer
ay walang AHA, BHA, PHA products, or any exfoliating acids, okay? And then, meron namang nights, guys, na tinry ko tong retinol cream na after ko mag-toner, ito lang talaga, hindi na ako nagpapatong ng moisturizer kasi meron ako mga ni-review na retinol products, guys, na hindi na talaga ako nagmo-moisturizer kasi moisturizing na siya. And ang na-observe ko dito, mga kapatids, based on my experience lang ha, medyo drying siya. So I highly suggest na if you have a combination and sensitive skin like me, mag-moisturizer po talaga kayo after you use this product. Pero ang con naman, guys, after 1 month of using this product, nakaka-brighten talaga siya ng skin. Makikita nyo naman, mga kapatids, sa B-roll na i-insert ko. Kasi nag-film ako, guys, nung tinest ko tong product na to. So, ang nighttime routine ko, guys, while testing this product, first, of course, nagpe-facial wash ako. Ito yung ginagamit ko na facial wash, guys. So, na-feature ko na to sa retinol serum ata ng Lux Organic. So, this is the Hada Labo na Super Hyaluronic Acid for normal and dry skin. Ayan. So, sa mga gustong malaman kung paano ito mag-perform, i-click nyo lang itong video na ito, mga kapatids. And then, after I wash my face, guys, I apply this Lux Organics na Aqua Lock Toner. Kasi, ayan, as you can see, hindi pa siya ubos. Kaya, sinulit ko siyang gamitin, mga kapatids. And compatible kasi ang skincare ingredients na to sa mga retinol products. So, yeah. And then, after this toner, of course, ito ng Arcadia Beauty na Advanced Retinol Cream. And then, after mag-absorb nito, mga kapatids, ayan, nagpapatong na po ako ng soothing gel. It's either itong Papaya Glutha Whitening Gel ng Lux Organics or yung Snail and Aloe ng Lux Organics, mga kapatids. So, pinagpapalit-palit ko lang sila. So, overall, mga kapatids, ang masasabi ko po dito, if you have a normal skin and you are looking for a retinol product to try, maybe you will enjoy this product. And then, if you have a combination skin like me naman, possible mag-work pa rin to sa'yo, mga kapatid, kasi hindi naman po na-irritate ang skin ko. Yes, nasabi ko earlier na meron akong na-feel na sting feeling kasi I want to be honest with you guys, pero nakita nyo naman kanina nung hindi pa ako nag-makeup, hindi na-irritate ang skin ko, hindi din po ako tinigyawat, hindi ako naka-experience ng redness and everything. Basta meron talaga siyang sting feeling, mga kapatids. And take note, nagsasubside siya kapag napatungan na po ng moisturizer. And then if you have dry skin and you want to try this product, pwede naman, huwag nyo lang kalimutang mag-moisturizer kasi ang observation ko po sa retinol cream na to, kapag totally nag-absorb na siya sa skin, medyo drying siya. So, para hindi mag-dry ng mas... sumukas akong Tagalog. Para hindi lalong mag-dry ang iyong face, ayan, you need to apply moisturizer, okay? But if you have oily skin, you don't need to worry na mag-oil up ka, girl. It's because ang formulation ng retinol product na to, hindi talaga nakaka-oil up, mga kapatid. So yeah, I think you will like this. And then if you have sensitive skin, in my opinion, mga kapatids, if I'll compare these two, guys, alam niyo naman na na-review ko na to, itong Lux Organics na Retinol Plus Bakuchol. Meron din to, guys, 0.1% na retinol concentration. Same silang dalawa. If I'll compare these two, mga kapatids, this is much gentle, okay? So, kayo na lang mag-decide, okay? Again, this is not a bad product. It's just that based on my experience, hindi to nakakasting ng face, okay? Hindi siya nakakasting ng skin, okay? Pero we all know, mga kapatids, na magdedepende talaga yan for every user kasi we have different skin types and skin condition. If you have sensitive skin and you already enjoy this one, mga kapatids, go! Push nyo to, okay? I'm happy for you guys. So, yeah. That's all, mga kapatids, ang masasabi ko about this Advanced Retinol Cream product ng Arcadia Beauty. So, now, ayan. Ito na yung pang-last na pag-uusapan natin. Itong dalawang variants ng Coffee Plus. Wait, change ko lang battery and then I'll be back. A few moments later. So, I'm back, mga kapatids, and pag-usapan na po natin itong dalawang variants ng Coffee Plus na binili ko. So, yes, tama po yung narinig nyo. This is not an ex-deal video, mga kapatids. Hindi din po ito sponsored. I bought this product using my own money. So, ito mga pinagsasabi ko sa inyo right now, as in legit, this is my personal experience talaga. So, itong Coffee Plus, mga kapatids, meron po itong tatlong variants. Merong salted caramel na hindi ko pa na-try, mga kapatids. Itong chocolate, and then ito din signature blend na for me, kalasa siyang mocha. And then each box, mga kapatids, each nito, ang presyo, 325 pesos. And then meron siyang lamang 7 sachet. Kaso lang, natimpla ko na yung iba, mga kapatids. So itong mocha, mga kapatids, ito yung itsura ng kanyang sachet. Ayan. Ganito kahaba. I'm not sure kung same ba sila kahaba ng chocolate. Wait ha.
So iniinom ko lang to kapag alam mo yung kasi sa mga hindi pa alam ha. Revealan ako ko ang weight. So kapag busog ako, currently I'm 63 kilos, kapag gutom naman ako 61, okay? So you all know mga kapatids, pansin niyo naman 'di ba, sa ibang videos ko ang payat ko talaga from 53 or 52 ata ako nung kauwi ko lang ng Pilipinas mga kapatids. Nung nag-start ako mag-work from home, grabe ni tambok jud ko og 10 kilos plus. So right now mga kapatids, slowly nagbabalik-loob ako. So kaya binili ko to, okay? So ganito yung itsura ng sachet, guys. Ito yung mocha, ito naman ang chocolate. Ayan. So based sa ano, sa description, itong mga coffee plus, guys, this is made with stevia, no sugar to, non-dairy. So kung allergic kag mga dairy products mga kapatids, okay ni sa imuha. And then meron tong collagen mga kapatids. Itong dalawang to ha, infused talaga. Meron siyang collagen and then meron siyang vitamin C, merong ano ba to, selenium, tapos meron pang spirulina, malunggay, ano pa. Basta natural yung mga flavors nito, okay? Walang mga chemical-chemical na M&M, guys. So overall mga kapatids, itong Coffee Plus, guys, I highly recommend this to those na naghahanap ng nutritious drink or sa mga nagka-cut off ng sugars, sa mga nagda-diet or sa may mga diabetes mga kapatids. Ayan, I highly recommend these products, guys. Sa dalawa, again, ito yung pinaka-favorite ko kasi ang sarap. And ang napansin ko ha, kasi nakatry na ako ng mga ibang alternative na nutritious drink na mga kape-kape dyan mga kapatids. And yung iba, kapag tinitimpla, naglalaway. Alam mo, ang sticky, tapos basta luod ko siya mga kapatids. Pero ito, as in, ang sarap talaga, guys. And na-try ko, nalagyan siya ng mga marshmallows, mga toppings, mga kapatids. Ang sarap, especially kapag cold mo siyang tinimpla, guys. As in, ito. Ito talaga yung pinaka-marerecommend ko. So, I hope, mga kapatids, itong product review natin about these Arcadia Beauty products ay makatulong po sa inyong purchase decision if bibilhin nyo ba tong mga to or hindi. And if you like this video, if you find this video helpful and informative, please don't forget to hit the like button. Share this video, guys, sa inyong mga family and friends. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Again, thank you for watching this video and I'll see you on the next one. Bye!